you with it. Hi guys! Ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo paano gumawa ng dalawang klaseng sa paggawa ng isang millet. So yung millet guys is napaka-healthy siyang pagkain. So pwede mo siyang gawing porridge, pwede mo rin siyang gawing na patty. So ngayong araw na to, gagawa tayo. So samahan niyo ako guys, ito yung ginagawa ko. So, i-blend ko yung spinach dahil yan yung tubig natin dun sa lugaw natin or yung porridge na tinatawag. So, tara guys, samahan nyo ko. So, una, i-blend ko lang siya. Tapos, para magkakulay green. Ayan. Tapos, maglalagay ako ng konting butter para magiging may lasa yung lugaw natin mamaya. Tapos, so ipaano ko lang yung butter, inimelt ko lang siya, lagay natin yung millet natin, tsaka ihalo-halo na lang natin ng konti. Ayan. So konting halo lang para ma-mix yung lasa ng butter sa millet. Tapos guys, ilagay na lang natin yung spinach water natin. Tapos haluin na lang natin. Ayan. At saka hayaan na lang natin kumulo siya at maluto na yung milk natin. So hanggang sa maluto na siya guys, ayan, tingnan nyo, nagiging sticky na siya. Ayan. Kasi medyo maluto pa yan pero hindi pa ready. So kailangan natin lutuin natin lalo para magiging masarap. Lalabas talaga yung lasa ng lugaw natin. So, medyo haluin na lang natin ng konti. Ayan. Tapos, takpan na lang natin. At, babalikan natin yan mamaya ulit. So, tagawin natin dito, guys. So, nung, after, ilang minut na ko yan. Ready na siya guys. Ready to eat na kasi lutong-luto na yan. Pwede na siyang kainin. So, kailangan na natin gumawa ng mga presentation para maganda tingnan yung ginawa natin. Ayan guys. Ayan. Lagyan na natin ang presentation. Ginawa ko. Maglalagay lang ako ng kunting dekorasyon. Ayan. So, medyo flowers lang ng actually, yung ginamit ko guys is carrots lang yan, yung purple carrots. Yung ginawa ko para medyo magandang tingnan. Ayan. Para hindi siya umayting kain. Sa tingin mo pa lang, masasarapan ka na. Tapos maglalagay tayo ng medyo kunting dahon na coriander. Ayan. Lagyan na lang natin ng konti. At depende sa inyo guys kung ano yung klaseng design na gusto ninyo. So, yung sa akin kasi, ito lang yung available. So, iyan na inilagay ko. At saka maglalagay tayo ng pumpkin seed. So, ayan. So, optional lang guys kung gusto nyo yung lagyan or hindi. Actually, yung porridge natin is may lasa na yan kasi pinakuluan na natin yung mga buto-buto ng manok. So, may lasa na yan yung natin, yung porridge natin. So, ayan na siya guys. Ready na. So, ito na guys, ready to eat. Ayan, thank you guys. So, samahan nyo ulit ako sa isang klaseng pagluluto ng millet. So, ayan. Okay na yan guys. Thank you sa lahat. Thank you, bye-bye. Throw your hands up if you with it. So guys, ito na naman yung pangalawang menu natin. So, gagawa ako dito ng isang patty. So, yung gagamitin natin is yung millet din. So, una, ito yung hihiwain ko is yung bell pepper. Ginawa ko guys is bumili ako ng orange. Magiging colorful yung luto natin mamaya. So, yung gagawin natin is hiwain lang natin ng maliliit para magpantay-pantay dun sa
mga ingredients natin na gagawin. So, hiniwa-hiwa ko lang siya ng maliliit, guys. Ayan. So, tapos, ganyan lang siya kaliit. Tapos, gagamit tayo ng kalahating sibuyas or onion. Yung ginamit ko dito, guys, is yung red onion. Kasi, yun lang yung ayun lang yung nabili ko. Tapos, so hiwain lang din natin, ichichop lang din natin ng maliliit, kalahati lang yung gamitin natin kasi medyo marami na yung pagbuo na. So, ayan, ichichop lang natin ng maliit din kasing liit ng bell pepper. Ayan. So, isa-isahin natin yan, guys. Tapos, yung ginamit ko dito is yung purple carrots. Ayan. So, maganda tingnan ang mga kulay. So, colorful yung lulutuin natin. Ayan. So, ganyan din yung gagawin ko. Hiwain lang din. Ichachop ko lang din ng maliliit para pantay-pantay yung lulutuin natin. Ayan. Ichachop ko lang siya rin ng maliliit din. Ayan. At saka yung mas maganda yung pagmaliit, guys, kasi mabilis lang siyang lutuin. Ayan. So, para hindi tayo mahirapan mamaya sa pagprito. Ayan. So, gagamitin tayo ng coriander. Para yung, ang coriander kasi, guys, is mabango yung ano niya, amoy niya, tsaka nagpapadagdag din ng lasa sa lulutuin natin. Ayan. So, lagyan natin ng coriander. Ayan. So, na-mix na siya, guys. Tingnan nyo, di ba? Napakaganda ng mga kulay. Ganyan. May onion tayo. So, ito yung millet natin kanina, guys, na pinakuluan. So, pinapat ko siya. Tapos, pinakuluan ko lang siya ng konti dun sa, ano, pinakuluan ko lang. Tapos, ilagay natin dito kasi i-blend natin siya. So, ang gagawin ko dito, guys, is maglalagay ako ng dalawang itlog. Maglalagay ako muna ng cumin. Pepper. So, i-blend natin ito, guys. Super healthy to guys. Try nyo. Sa mga taong mahilig mag-diet tsaka vegetarian, ito yung itatry ninyo, guys. Siguradong patok na patok to sa inyo. Gagawin natin dito, guys, imimix natin lahat yung pinaghihiwa-hiwa natin na ingredients. Yung bell pepper, onion, carrots. Lagay na natin lahat para isang halo na lang.
So, haluin na natin. Guys, ito yung ginamit ko na kawali kasi mas maganda. Tingnan natin yung resulta ng ginawa natin. Ayan. So, kailangan kasi konti-konti lang yung mantika kasi ayaw ng amo ko yung mantika. So, yung gagawin natin dito is low fire lang tayo. Tapos, lagay natin sa natin siya para mabilis na doon. Ayan siya guys. Okay na siya guys. Tingnan natin. Okay na. Ayan. Okay na yung brown. Tingnan yung kulay ng kulay niya is napakaganda brown. So, okay na nilagay natin siya. So, gagawa na naman tayo ng isa pa. Throw your hands up if you with it.